Sabi nila, friendship will last longer than relationship. But what if nasabi mo nga na mahal mo siya at mahal ka din niya, pero huli na ang lahat. Ako si Sam. Bata pa lang ako, palagi ko nang kaklase si Ivan. Magkaibigan kasi ang mga magulang namin. Kaya kung nasan ako, nandun din siya. Si Ivan ang taong palagi nalang nasa tabi ko. Mapumalagot man o masaya. Sa kulitan man o problema. Yan si Ivan, ang taong kakampi ko sa isang araw. Iiyakin na dama kung paano ang umibig. Masakit man ang nakaraan alimot na. Matapos ang araw na yun. Uy, Fred! Right na lang! Sorry yan. At tulad mo yun ang iba. Akala ko tuluyan na siyang lumayo. Pero, nandun pa rin siya. Nandyan pa rin para siya upang protektahan ako. Ako kanina. Bakit ka ba na sumasama sa kanila? Masali ka rin naman sa prat. Oh, bakit? Inaano ba kita? Eh, abangan ko lang naman yun. Kahit na, masama yun. Anong masama dun eh? Pagkakit ko lang naman sila. Hindi naman nila ako inaano eh. Friends ko rin naman sila. Babae ka, bawal yun. Ano ka ba? Sige. Matapos ang araw na yun, hindi na siya nagpaparamdam, hindi na siya nagte-text. Kumusta na kaya siya? Namimiss ko na siya. Namimiss ko na ang best friend ko. Ang lalaking nilihim kong minamahal. Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Ngunit hindi ko siya naabutan. Hanggang isang araw, natahimik ako sa sinabi niya. Ano ba ako sa kanya? Isa lang akong hamak na best friend. Yun na lang siguro yun. Wala lang ako sa kanya. Mali siya at hindi na magparamdam sa akin. Hindi na siya nagpapakita. Hindi na ako nagte-text at hindi na rin ako pumupunta sa kanila. Pagkatapos ng 2 linggo, may natanggap akong balita. Mula sa kapatid niya. Nasa ospital raw si Ivan at nag-aagaw ng buhay. Malubha ang lagay. Para lang sa'yo, ako'y di nga muling mag-iisa.
Sinabi mo, diba? Nalayaan ko na siya. Basta, huwag mo lang gagalawin si Sam. Mahal na mahal ko yun. Thank you.